Una sa lahat. Sa pool sa body cam, ang paghabol ng pulis sa isang shoplifter sa Amerika. Pero imbis na patrol car, ang gamit ng pulis, kabayo. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Pagpapaigting ng seguridad sa karagatan, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng banta ng China sa West Philippine Sea. Mga nagbakasyon sa probinsya nitong Semana Santa, nagsisimula ng magbalikan sa Metro Manila. Bangka tumaob sa Burdeos, Quezon, 14 na sakay nasagip. Ilang lugar sa bansa muling nakaranas ng matinding init ng panahon na delikado sa kalusugan. Korean stars Han So-hee at Ryu Jun-yeol break na agad 2 linggo lang matapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon. At sa viral yan, mga deboto sa Quezon diniligan. Balik Metro Manila na mga kapatid nating nag-Holy Week break sa probinsya. Sa North Luzon Expressway o NLEX, naka-full alert ang mga otoridad sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Live mula sa Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, mabigat na ba ang traffic dyan sa NLEX? Jester, pasado alas 12 ng tanghali kanina ay naramdaman na nga yung pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa may southbound lane ng North Luzon Expressway, particular na doon sa SCTEX area. Sabi ng NLEX Management, asahan na yung dagsa ng mga biyahero pabalik ng Metro Manila pagpatak ng alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Umiyahin na paalis ng San Carlos, Pangasinan sina Marla at kanyang pamilya. Doon sila nagsemana santa at sinabay na rin ang pahinga. Maaga mang umalis ng probinsya, na traffic pa rin sila sa boundary ng Tarlac at Pampanga. Mag-aalas 2 na ng hapon nang makarating sila ng Bukawi exit. Nung papasok na po sa NLEX, traffic na po. So far, ano na din, nag-start kami ng mga past 10. Tapos ngayon pa lang kami nakarating ng Bukawi. Ang service driver naman na si Ryan, kahit sa Bulacan lang nakatira, balik Maynila na rin. Hinahabol niyang makapagpahinga pa bago ang balik trabaho bukas. Mas maganda, mas maagang bumiyahin ngayon kasi yung traffic para hindi na magkasabay-sabay. Bukawi to Balintawak lang, isang oras mahigit ang aabuting. Inaasahan na ng pamunuan ng NLEX ang dagsa ng mga biyahero mamayang hating gabi hanggang Lunes ng umaga. Nagtalaga na rin sila ng augmentation team para mapabilis ang biyahe ng mga motorista at makaresponde sa mga aberya sa kalsada. Yung galing SCTEX papuntang NLEX, yung spur natin na yun, dahil sa volume ay nag-slow moving yung traffic natin doon. Pero meron pa naman mga 40 to 50 kph yung takbuhan doon. Pinapaalalahanan din natin ang mga kapatid nating babiyahe pabalik ng Maynila na mag-ingat sa pagmamaneho at tiyaking nakakondisyon ang sasakyan. Nitong hating gabi ng Sabado de Gloria, pumutok ang gulong ng isang sasakyan sa bahagi ng NLEX Santa Rita sa Bulacan. Agad namang narespondihan ang mga apektadong pasahero kabilang ang 3 senior citizen. Ligtas naman ang lahat ng sakay. Hanggang bukas ng alas 6 ng umaga, may libreng towing service ang NLEX sa mga masisira ang sasakyan. Nag-abiso rin ang NLEX na magpakabit na ng RFID para iwas sa mahabang pila sa mga toll booth. Jester, dito nga sa Balintawak Toll Plaza sa southbound lane ay nagkakaroon na rin ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Kaya naman paulit-ulit itong NLEX Management na sana ay gamitin na nga o magpakabit na rin ng RFID sticker itong ating mga kapatid. Jester. Rainiel, bukod dyan sa Balintawak Toll Plaza, meron bang nabanggit ng pamunuan ng NLEX na iba pang bahagi dyan? Ano na konti, nagkakaroon na ng build-up?
Jester, may mga slow-moving face or area na nga doon sa may bukana ng Tiplex. Ito yung magkukonekta na dito sa North Luzon Expressway. Maging doon sa San Fernando exit dito sa Pampanga at doon sa may Bukawe exit. Ngayon, ang tinitignan na lang natin ay yung magiging build-up pa maya-maya lang, mga isang oras na lang simula ngayon, dito naman sa Balintawak Toll Plaza. Jester. Alright, maraming salamat, Rainiel Pawid. Abiso naman sa mga mag-uuwi ang motorista, may nakaambang pagtaas at pagbaba ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, tataas ng hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina at bababa naman ng hanggang 70 centavos ang kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 10 centavos naman ang bawas presyo sa kerosene. Ang price adjustment ay bunsod pa rin ng sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia, maging ang pagbaba at pagtaas ng supply at demand ng krudo ng Iraq, Amerika at China. Maraming deboto ang nakiisa sa Easter Vigil at salubong sa muling pagkabuhay ni Kristo kagabi. Magdamagan ang pagdiriwang sa Quiapo Church matapos ang pagsindi sa apoy na sa gisag ng bagong buhay, sinundan ito ng misa at prosesyon. Natunghayan ng mga deboto ang pag-alis ng belo sa mahal na birhen na sa gisag ng pagtatapos ng kanyang pagluluksa. Nagtapos ito sa fireworks display. Alas 4 naman ng madaling araw ang idinaos na salubong sa Ilagan, Isabela. Nakiisa rin ang ilang bata na gumanap bilang mga anghel. Isa sa kanila ang napiling isabit sa duyan para magtanggal ng belo ng Birheng Maria. Napuno rin ang Basilica Minor del Santo Niño sa Cebu para sa Easter Vigil Mass. Sa pagtatapos ng Semana Santa, nagpaalala ang simbahan na laging isabuhay ang sakripisyo at pagmamahal ni Jesucristo. Delikadong init ang muling naranasan sa ilang lugar sa bansa ngayong Easter Sunday. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Bit the heat ngayong tag-init ang sigaw ng karamihan, kaya hanggat maaari, may mga nagkukulong na lang sa bahay. Pero ang iba nating kapatid, no choice dahil sa trabaho o negosyo. Gaya na lang ng driver na si John Paul, mula Cavite, babiyahe pa siya papampanga kahit walang aircon ang kanyang sasakyan. Bukas lang yung bintana, tapos inom lang tubig, yun lang. Sobrang init eh, kaya masakit sa ulo. Ang pest control agent naman na si Crisanto halos ayaw nang bumiyahe pa Nueva Ecija dahil sa matinding alinsangan. May aircon man ang kanilang service, tagos pa rin daw ang sikat ng araw. Sobrang init, hindi kaya ng aircon. May dala akong baby wipes, di ba? May water siya so sa mukha, sa ulo, pinapahid. O hapo, tas stress, dagdag pa yung traffic. Sabi ng PAG-ASA, posibleng umakyat sa dangerous level ang heat index o ramdam na init sa 10 lugar sa bansa. Maaaring maglaro sa 42 to 51 degrees Celsius ang damang init sa mga lugar na yan. Posible ang magdulot ng exhaustion o heat stroke. Bukas naman, maaaring pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa 6 na lugar. Kasama riyan ang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay at ilang lungsod sa Luzon. Habang 42 degrees naman sa 5 pang lugar. Pero bago pa yan, nakapagtalana ng 47 degrees Celsius na heat index sa Apari, Cagayan nitong Biyernes. Mas matindi naman itong Miyerkules Santo na pumalo sa 48 degrees sa Rojas City sa Capiz. Sa kabila ng init ng panahon na sinabayan pa ng El Niño, may posibilidad pa rin na mga pag-ulan sa ilang lugar gaya ng naranasan nitong nagdaang mga araw. Paliwanag ng PAG-ASA, dala ito ng sobrang init kaya mabilis umakyat ang tubig sa mga ulap. Ang resulta niyan, localized thunderstorms. Pwede yung magbuhos ng mga malalakas na mga pag-ulan, pwedeng mga panandalian lang din. And then mga 10 minutes o di kaya in severe cases 2 to 3 hours. Then after nun, wala na ulit. Bigla ang mga pagtubo yan yung mga thunderstorm clouds natin. Posibleng makaranas ng bahagyang makulimlim na panahon na may pulupulong pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Payo ng PAG-ASA ngayong dry season. Limit natin yung oras natin sa labas. Uminom syempre ng maraming tubig, tapos avoid muna natin yung mga may init na inumin. Or lagi tayong magdala ng payong, magsuot ng sombrero, or mga may sleeve kapag lalabas. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kambyo tayo sa ibang balita. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles.
Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay-dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tao, uhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ng Executive Secretary Lucas Bersemin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin ng council na gumawa ng mga polisiya at strategiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ang secretariat ng council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies, kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulo ang kautusan higit isang linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Oniza May 4, habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. That is a legal responsibility that should be supported by the people. Pero hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? Wala naman nagpapalala ng tensyon, wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, bodega ng mga armas sa Indonesia na sunog at nagdulot pa ng mga pagsabog. Shoplifter sa Amerika, walang kawala sa pulis na sakay ng kabayo. At sa Happy Weekend, pasyalan natin ang isang floating book fair sa Maynila. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Dagsa na rin ang mga biyahero sa mga terminal ng bus ngayong huling araw ng Semana Santa. Marami sa kanila inagahan na ang biyahe para hindi maipit sa traffic. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Bea, kumusta ang sitwasyon dyan sa PTEX bago ang pagbabalik trabaho bukas? Happy Easter, Jester! Wala nang patid ang pagbaba ng mga pasahero dito sa PITX mula sa kanya-kanyang bus mula sa iba't ibang probinsya. Kanina nga karamihan sa mga nakapanayam natin ay mula sa
Batangas at Cavite. At ayon sa kanila, tayuan talaga ang kanilang mga napuntahang mga bus at dahil ito ay sila'y mga chance passengers kung tawagin at hindi na nakabili ng ticket. Matapos ang Holy Week break, ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, inaasahang bubuhos ang mga pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Bukod sa PITX, kinamusta rin natin ang mga pasahero sa isang bus terminal sa Pasay City na ang mga biyahe ay mula norte kagaya ng Pangasinan, Tuguegarao at Baguio City. Si Victor Tan Lee na galing Baguio City, January pa lang daw may ticket na pabalik ng Maynila. Malaking bagay raw ito para makaiwas sa mahabang pila. Mabilis, 4 hours lang eh. Mas kami doon ng 10:30. 4 and a half lang. Okay naman, masaya naman. Ready na forward. Si Siphon Javier, na galing Olongapo, mas maagang biyahe rin ang diskarte. Ayon sa station master dito sa Pasay, nasa 4,000 pasahero ang inaasahang magsisidatingan ngayong araw hanggang bukas. Nasa 124 bus ang umiikot ngayon mula sa norte pabalik ng Manila. Continuous po yung dating ng pasaheros po ngayon. Punuan po ang lahat ng mga bases natin from province. Lahat ng probinsya po, punuan po yan. Meron din po tayong mga extra trips para mapunan po lahat ng mga chance passengers po natin. Pagdating naman sa seguridad, nakabantay pa rin ang mga pulis sa mga terminal para mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero. Jester, pinapaalalahanan naman natin ang mga pasahero na mas agahan ang pagpunta sa mga bus terminals para hindi sila maiwan ng kanilang biyahe. At gayon din ay magdala ng kanilang mga tubig dahil din sa mainit na panahon. Aasahan natin na mas dadami pa ang mga pasahero simula ngayong gabi hanggang bukas. Nag-uulat mula sa PITX, maraming salamat, Bea De Guzman. Matatanaw sa video na ito ang tumob na bangka sa karagatang sakop ng Barangay San Rafael sa Burdeos, Quezon. Pasado alas 6 kagabi nang mangyari ang disgrasya. Ligtas naman ang 14 na sakay nito na matyagang naghintay ng rescue. Mabilis namang rumusponde ang mga tauhan ng San Rafael Port. Base sa investigasyon, naglalayag ang bangka mula sa Binumbunan Island nang bigla itong tumao bunsod ng malalakas na alon. Sa Aurora naman, arestado ang isang mangingisda sa isinagawang bypass operation sa bayan ng Dipakulaw. Nagbenta na siya buwan suspect sa nag-undercover na pulis. Kilala umanong tulak ng droga sa lugar ang mangingisdang si Anthony Gutierrez. Na-recover sa kanya ang halos kalahating gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 3,000 piso. Arestado din ang dalawang tulak ng droga sa barangay Lower Bikutan sa Taguig. Kinilala ang dalawang suspect na sina alias Sohot at alias Mando. Nasabat sa kanila ang higit 300 gramo ng illegal na droga na may street value na higit 2 milyong piso. Na-recover din sa mga suspect ang isang coin purse, bag at 69,000 pesos na bypass money. Naharap din ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang Frontline Run-Up, Gary De Leon, News 5. Tila nasa war footing o paghahanda na raw sa gera ang Administrasyong Marcos ayon kay Senator Aimee Marcos. Sa isang panayam, iginiit ng senadora na masyado na raw tayong nagpapaudyok sa Amerika para sa kapatid ng Pangulo. Hindi dapat magpagamit sa Amerika dahil nahahaluan na raw ito ng politika. Dagdag pa ni Senator Marcos, hindi lang dapat tapang ang ipangtapat ng Pilipinas sa China. Inakusahan niya pa ang Amerika na nagpipilit na magkaroon ng insidente sa West Philippine Sea, pero hindi daw tayo dapat magpagamit. Ayon pa sa senadora, handa ang China na bombahin ang Pilipinas at tirahin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa kanya, tutulong naman ang Amerika pero may hangganan daw ito. Kaya sa huli, Pilipinas pa rin daw ang magtatanggol sa sarili nating teritoryo. Wala pang komento rito ang palasyo. Pinangunahan ni Pope Francis ang higit 2 oras na Easter Vigil Mass sa Vatican sa kabila ng mga pangamba sa kanyang kalusugan. Kahit paos ang boses at minsan ay kinakapos sa hininga, binasa ng Santo Papa ang lahat ng mga kailangan niyang basahin sa misa kasama ang higit 1 pahinang homily.
Ang misa para sa Easter Vigil ay isa sa mga pinakamahabang misa sa simbahang Katolika. Pagkatapos ng misa, nakangiti at kumaway sa mga deboto ang Santo Papa habang paalis sakay ng kanyang wheelchair. Inaabangan na rin ang Urbi et Orbi o mensahe ng Santo Papa sa buong mundo at ang gagawin niyang pagbabasbas sa publiko sa St. Peter Square. Susunod, kilalanin ng komedyanteng Katoliko na good vibes ang hatid sa mga netizen. Mga bagsak presyong libro mabibili sa isang floating book fair sa Maynila. At Korean stars Han So-hee at Yoo Jun-yeol, lovers to exes real quick matapos ang dalawang linggong relasyon. Huwag kayong BBTO, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nasunog at sumabog pa ang isang imbakan ng mga armas sa Indonesia. Sa Amerika naman, isang magnanakaw ang hinabol ng mga pulis sakay ng kabayo. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Hindi ito eksena sa isang malang Wild Wild West na pelikula. Body cam footage ito ng isang pulis na sakay ng kabayo sa New Mexico sa Amerika. Stop! You're being detained! Hinahabol ng pulis ang isa umanong shoplifter. Stop! Albuquerque Police! You are being detained! Hindi nagpatinag ang kawatan at nakipagpatintero pa sa mga pulis at mga dumara ang motorista. Hanggang sa na-corner din siya at inaresto. Sinampahan ang kasong shoplifting ang sospek na nakuhanan din ng drug paraphernalia. Naglalagablab na apoy naman ang bumulabog sa Indonesia kahapon. Isang bodega ng mga armas ang nasunog. Nagdulot pa ito ng ilang pagsabog. Nagsimula ang sunog sa imbakan ng mga expired na armas. Inaalam pa kung ano ang naging mitya ng apoy. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa South Africa naman, puspusan ng search and recovery operation sa mga sakay ng isang bus na nahulog sa bangin. Hindi pa rin nare-recover ang iba pang labi ng 45 pasaherong nasawi. Isang batang 8 taong gulang ang tanging nakaligtas sa trahedya at nagpapagaling na ngayon sa ospital. Ayon sa South Africa Department of Transport, galing Botswana ang bus nang mawalan ng kontrol ang driver. Sumalpok ito sa barrier ng tulay, nahulog sa bangin at nasunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Good vibes ang hatid ng isang TikToker na mahilig mag-post tungkol sa buhay Katoliko. Pero sa likod ng pagpapatawa ay ang malalim niyang pananampalataya. Kilalanin natin siya sa report ni Bea de Guzman. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Bentang-benta ang mga video ng lalaking ito online. Ano yun? Kung ikaw na lang kaya yun. Relate much daw kasi ang netizen sa mga banat niya tungkol sa buhay Katoliko. Nang makasama ko si Romer Chuka, aka The Catholic Comedian, natural na lumalabas sa kanya ang pagiging kwela. Nasaan ka man ngayon sa iyong buhay? Umiinom ka man ng napakalamig na tubig? Or tumitingin ka lang kung saan-saan, hinahawakan yung kahoy, or hinahawakan yung t-shirt, or kumakain ng kropek, kung kropek man ka? Alalahanin mong nariyan lang si Lord kasama mo palagi. At hindi ka niya iiwanan. Pero alam niyo ba na sa likod ng kanyang komedya ay ang malalim niyang pananampalataya? Sadyang madasalin daw ang kanyang pamilya. Ang ilan sa mga tito niya, naging bukasyon ang pagpapare. At dahil may angking talento sa teatro at musika, bata pa lang ay naglilingkod na siya bilang membro ng church choir. Malaking impluensya rin sa kanya ang Jesuit upbringing buhat ng kanyang edukasyon sa Ateneo de Manila University. At hikain ni Romar na gamitin ang musika at comedy para mas makilala pa ng mga tao si Kristo, lalo na ng mga kabataan sa pamamagitan ng social media. Comedy kasi attracts, di ba? It attracts, it brings down barriers. Initially, parang pagkurari mag-aaway kayo, mga ano, konting ngiti-ngiti mo lang with people, tapos parang hindi mo kailangan ng language. Si Mr. Bean sumikat nga na wala masyadong sinasabi. And that's an effect of comedy. It brings down barriers. In the same way, music also brings down barriers. Because
may feeling eh. Yung feeling, it connects a lot of people. And yun naman ang habol natin kapag sa religion at sa Catholicism. Aminado si Romar na hindi maiiwasang may bumatiko sa kanyang mga joke. Pero may sagot dyan ang The Catholic Comedian. Hindi lang naman talaga seryoso ang pagiging isang Kristiyano, no? You're missing out on a lot of things if ang pagiging Kristiyano mo is ganun-gana, no? Hindi. To be a Christian is to be filled with joy. Mayroon na ring libro si Romar ngayon. So this is the Catholic Comedy Libro. Okay, so ito na yung compilation ng mga jokes and the faith reflections ni Sir Romar, no? So published ito last July 2023. Mm-hmm. Mm-hmm. And available po ito sa isang website na jesscom.ph. Okay, so syempre dahil binigyan tayo ng copy ni Sir Romar, hindi pwedeng hindi niya ito mapirmahan. Okay, Sir Romar, syempre sa front page. We'll make pirma the libro. Gamit naman ang kaalaman sa kursong business management, umiikot sa iba't ibang diocese si Romar para makatulong sa pagpaplano ng sustainable livelihood programs sa iba't ibang komunidad kagaya ng mga lumad sa Bukidnon. Ang pagiging Katoliko mo is hindi lang naman talaga yung nasa loob ng simbahan eh, kundi yung pagkain mo, pagligo mo, pagtulog mo, etc. So, it expands, no? Ang kwento ni Romar, isang patunay na ang pagsasabuhay ng pag-ibig ni Kristo ay walang pinipiling paraan, oras at lugar. Bea De Guzman, News 5. Hiwalay na ang Korean stars na si Ryu Jun-yeol at Han So-hee 2 linggo matapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon. Ayon sa report ng ilang Korean media, kinumpirma ng kani-kanilang agency ang breakup ng dalawa. Mas pinili raw nila Jun-yeol at So-hee na gawing prioridad ang kanilang mga career. March 18 lang nang aminin ng dalawa ang kanilang relasyon matapos maispatang magkasama sila sa Hawaii. Para sa mga bookworm dyan, heto na ang sign para mamili kayo ng mga murang libro. Nakadaong ngayon sa Maynila ang isang barko na tinatawag ding floating library. Silipin natin yan sa report ni Marian Enriquez. Sa unang tingin, tila isa lang itong ordinaryong barko. Ito ang MV Dulles Hope na nakadaong ngayon sa Pier 15 sa Maynila. Dati itong cruise ship, pero ngayon isa ng floating library. Sa mga bookworm dyan, makabibili kayo rito ng mga murang libro. Ang iba nga, 3 for 100 pesos lang. Maraming pagpipilian. Karamihan, mga children's book, inspirational at spiritual books. Meron ding mga nobela, biographies, fiction, science, pati tungkol sa pagluluto. Higit 2,000 titles ang available rito. Si John na nagtuturo ng theology sa seminaryo, namakyaw ng libro. Umabot lang naman sa 25,000 pesos ang kanyang napamili. Tag 240 lang naman yung bibili. So medyo kaya naman ng budget. Pero ang dami yan. Iba aral, iba panturo. Meron din sa anak ko, sa asawa ko. So sama-sama kami kaya marami. Mostly mga language. Greek studies, biblical studies, Hebrew studies. Di naman alintana ng mga bumibisita ang matinding init. Para kay Kirk, sulit ang mahabang pila. I like reading fiction. Okay naman, masaya. Even if mainit, so masaya naman siya kasi hobby ko yung magbasa. In terms of selection, I think it's very, very okay. In terms of price, it's very competitive compared to other bookstores here in the Philippines. Ang MV Dulles Hope ay pinatatakbo ng GBA ships. May 2 barko sila ngayon at ang isa ay nasa South Africa. You do not want to miss it. You want to be here. There is a wide range of books, good affordable prices, reinforce the structure of reading in the family. So come, get a book and sip more beyond them. Hanggang April 14, magtatagal sa Pilipinas ang Floating Book Fair. Bukas sila Martes hanggang Webes, alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo mula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
Kailangan lang mag-register at kumuha ng QR code online para makapasok sa book fair. 50 pesos ang entrance fee at may dagdag na 6 pesos para sa port entrance. Meron ding ino-offer na ship tour kung gustong ikutin ang buong barko sa halagang 400 pesos para sa 5 tao. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, pamilya ni Mark Bingris nagbonding sa beach sa gitna ng cheating rumors. At sa viral yan, paring may kakaibang paraan ng pagbasbas ng holy water kinaaliwan sa social media. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Spotted si Mark Bingris na nagbakasyon kasama ang kanyang pamilya sa gitna ng cheating rumors sa kanya. Nag-enjoy ang dating PBA star sa beach kasama ang kanyang asawang si Danica Soto at kanilang mga anak. Nasa bakasyon din ang iba pang nilang kaanak. Na-issue may lamat ang relasyon ni na Mark at Danica. Inuugnay ng mga netizen si Mark sa aktres na si Kim Rodriguez dahil sa solo pictures nila na pareho ang background. Pareho nang itinanggi ng dalawa ang alegasyon. Kanya-kanyang celebrate ng Easter Sunday ang mga artista. Maraming nagbakasyon at meron ding may pasabog na announcements. Nasa frontline ng balitang yan si Johnny Alipoon. Magkasamang sinalubong ng pamilya Agoncillo at pamilya Homan ang Easter Sunday. Sa picture na in-upload ng asawa ni Judy Ann Santos sa si Ryan Agoncillo, kasama ng kanilang pamilya ang mag-anak ni Angelica Panganiban Homan sa isang bakasyon. Sa IG story ni Angelica, nag-enjoy sila sa isang boodle fight. Ipinost pa ni Angge ang vacation picture sila na kuha ni Ryan. May pahapyaw pang thank you sa extra pounds na courtesy daw ng kanyang ate Juday na isang chef. Sa palarong pabitin naman sinelebrate ng pamilya ni Sophie Andres ang Easter Sunday. Karga ang kanyang anak na si Zoe, nakiagaw ng mga chichirya at chocolates ang aktres kasama ang ilang bata. Extra special naman ang Easter Sunday kina Dayan Medina at Rodjun Cruz dahil sa kanilang bagong bundle of joy. Sa announcement ni Dayan, ipinakita niya ang kanyang baby bump kasama si Rodjun at ang kanilang panganay. 6 na buwan ng buntis ang TV host actress sa kanilang second child. Kasabay daw ng muling pagkabuhay ni Kristo ang isang regalo ng new life. Finlex naman ni Dabarcad's Riza Mae Dizon ang kanyang pinatato sa National Living Treasure ng bansa na si Apo Wangud. 3 tuldok o ang signature tattoo ni Wangud ang pinagawa ni Riza sa kanyang braso. Proud ang Dabarcad's na nakiselfie pa sa legendary Mamba Batok ng Kalinga. Usap-usapan naman ng mga Marites online ang pagkanta ni Alden Richards sa birthday celebration ni Catherine Bernardo. Kaduwit si Kakay Bautista, kinanta ni Alden ang Bakit Ngayong Kalang sa 28th birthday bash ni Kat sa Palawan. Nahiya pa raw si Alden sa kanyang pagkanta pero game niya pa rin itong ginawa para kay Kat. Nagtambal si na Alden at Kat sa blockbuster film na Hello, Love, Goodbye. Nagbabalita mula sa Frontline, Johnny Alipoon, News 5. Viral online ang pagbabasbas ng isang pari sa mga nagsimba ngayong Easter Sunday. Hindi kasi pangkaraniwan ang gamit niyang pangwisik ng holy water. Yan ang healing priest na si Father Joseph Valier na sa kamay ni Jesus Parish sa Lucena, Quezon. Dala-dala ang water spray, inikot niya ang buong simbahan para magbasbas ang holy water sa mga dumalo sa misa. Nagmistulang halamang diniliga ng mga deboto. Ayon sa pari, pinili niya ang ganitong paraan para mas maraming maabot ang kanyang pagbebendisyon.
Akala ko dahil lang sa tindi ng init, water spray na yung ginamit niya. Para rin pampalamig eh, no? Pero ako, the more, the better. Ganun feeling ko yun? Mas blessed ako pag mas nababasa na ako ni Nasa ano ba yun? Nasa dami ng visit ng bata. Pero muli, yan po ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa may alam at may pakialam. Ako po, si Nikki De Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas!